Hello, Mr. Enrico Layo. Binuo mo talaga ang pangalan ko. Ah. Anong masasabi mo sa Pulse Asia, yung latest Pulse Asia survey sa pagka-president sa ating bansang Pilipinas? Okay, so I think malapit ang election. I think dito sa Abu Dhabi, mag-start na yung overseas voting ng April 10, no? So sa embassy natin. So, ano ba? Ilan na lang ba yung lead? I think si Marcos 56% and Robredo is 20. So medyo na narrow na yung gap. Unlike before, yung mga previous months yata, three-folds yung ano yung lamang ni Marcos. So si Marcos pumapalo siya ng 60 plus while Robredo is I think less than 20 pa. Hindi ako ganoon ka-expert sa statistics. Pero it shows na medyo mahirapan na yung pambato natin si VP Lenny. Kasi within a month or in less almost a month na lang before the election. So medyo mahirap nang inaro yung gap between her and Marcos. Unlike yung sa presidential or vice presidential nung 2016, nasubaybayan ko yun. So medyo umangat siya ng todo one month before ng election. So I think almost statistically tied na sila. So 28% yata si Marcos and 30% si Robredo. So naglalaro sila sa ganung ano, sa ganung survey result. So ano ba masasabi ko? I don't want to sound pessimistic. So medyo ang hirap na, it's too late and too little na yung ano. So no, kapag merong election na ganyan, usually parang ina-assess ko rin or nagko-conduct din ako ng ano ng mga small group survey, 'di ba, yung mga sa mga kaibigan natin. So tinatanong ko sila kung sino yung preference nila. So yung sa do yung sample ng ano ng Pulse Asia is relatively mas marami compared sa small groups. See, for example, sa group of friends. So siguro kung sampu kayo magkakaibigan ngayon, mga anim ang BBM, dalawa ang Lenny, at saka yung the remaining two, it's either Isko or Lacson. So nagre-reflect din siya into a small group. So was a month before the election, so medyo mahihirapan ang habulin siguro yung ano yung yung gap nila. So with say for example 5 plus and minus 5% error yung survey, so hindi pa rin ganoon ka ano, hindi pa rin ganoon, parang statistically impossible, improbable na matatalo niya si BBM. So hopefully may milagro mangyayari. I mean milagro in a good way, hindi naman yung ano. So I think yung ginagawa nila ngayon na tao sa tao na pakikipag-usap. So I hope na mag-reflect somehow in the coming weeks before the elections. Sayang yung programs na may offer sa atin ng ating ano VP. So sana manalo pa rin siya. But honestly speaking, real talk, medyo ano na, may kumbaga sa sabong na sintensyahan na ng mga ano ng mga statistician natin or yung mga expert natin sa statistics. Alam na nila kung sino mananalo sa vice as a president and of course a VP rin, parang malaki din ang agwat. Okay, so ano pang itatanong mo, Mrs. Layog? Wala na, yun lang. Okay, so yung kagawad sa barangay nyo. Hindi ko alam kung sino tumatang sa barangay. Okay, thank you, Mr. Enrico Layog. Bye.